Magandang araw mga ka-horror at welcome nga po palang muli sa aking channel. Bali sa video ito, ang pag-uusapan natin ay yung video na in-upload ni Banal na Kamay. Ito ay patungkol dun sa 10 ipinagbabawal gawin kapag ikaw ay nagmamay-ari ng agimat o anting-anting. So tara at panoorin natin ang video. Okay mga idol, ang topic natin ngayon ay para po mga idol sa may mga agimat o anting-anting na dapat po yan ninyo maiwasan upang huwag mawala ng bisa o kapangyarihan ang inyo pong mga agimat. Huwag mga idol, ipagyabang ang inyo pong mga agimat sa iba-ibang tao at kung maaari huwag magpahalata na ikaw ay mayroon kapangyarihan. Kapag po yan, ipinagyabang ninyo sa ibang tao ang inyong anting-anting, mawawalan po yan ang visa at hindi na po yan gagana. So yun mga ka-horror, no? Number one ay huwag ipagyabang. So actually marami kong nababasa sa social media, no? Yung itong patungkol dito sa huwag ipagmamayabang yung agimat o anting-anting kung ikaw ay nagtataglay nito. Marami rin naman ang sumasang-ayon. Ang tanong nga lang is, paano kaya yung mga nagte-testing? Kasi parang hindi ba kinukonsider na pagmamayabang yun kung yung pag-testing binivideo mo? Pero para sa akin naman, yung pag-testing ng agimat, no, ay kumbaga pinapakita lang para pinapatunayan ng mga antingero na talagang patunay na may bisa yung agimat na hawak nila. Pangalawa mga idol na dapat iwasan sa mayroon mga anting-anting o mga agimat, huwag ipapakita ang inyong mga agimat o anting-anting o huwag ipapahawak sa ibang tao, sapagkat ang inyong mga agimat ay mawawala ng visa o manghihina ang inyong mga agimat at mamalasin ka pa sa buhay. Pangatlo na dapat iwasan. So yun, no, isa pangalawa naman is huwag ipapakita. Kumbaga, kailangan ikaw lang yung nakakaalam na meron nun. So nakita niyo naman yung sabi ni Banal na Kamay, kung sakaling ito ay ipakita, ano rin yun eh, parang ang pagmamayabang yun eh, pag pinakita mo yun, mawawalan ng bisa yung agimat at mamalasin pa yung nihawak nito. Dapat iwasan sa mayroon mga agimat o anting-anting, huwag dadalhin sa mga patay o sa mga lamay ang inyong mga agimat, sapagkat mawawala rin ng bisa ang inyong mga anting-anting. At pang-apat, sa mayroon mga agimat o anting-anting, kung kayo ay dudumi ay huwag dadalhin sa CR. Kailangan po hubarin ang inyong mga agimat sapagkat po umihina ang inyo pong mga agimat hanggang po mawala na po yan ng visa. Iwasan po yan, kaya yung mga mag-CR, tanggalin ang inyong mga agimat bago po pumunta sa CR. So yun, oh. Pagka nag-CR ka daw, kailangan na tanggalin mo yung agimat mo o hubarin. Eh paano kung nasa ano ka, no? Nasa halimbawa nagpunta ka sa mall tapos mag-CR ka. Eh di, paano gagawin mo? Hubarin mo yung agimat na hawak mo. Saan mo lalagay? Baka naman makakuha ng ibang tao. Hindi mo rin pwede ipahawak kasi nga sabi mo hindi pwede ipakita sa iba. So dapat ba pagka lumabas ka ng bahay, eh, hindi mo nalang dalhin yung agimat? Eh kaso nga, ano yun, protection mo yun, di ba? So medyo nakakalito yung isa na yun, ano, yung huwag dadalhin sa CR. Pero depende yun eh, depende sa mga paniniwala. Panglima pong ipinagbabawal sa mayroon mga agimat, hubarin po ang inyo pong mga kasuotan na mga anting-anting kung kayo po ay makikipagtali sa inyo pong minamahal. So yun, no, kung makikipagtali daw sa inyong minamahal, dapat hubarin. Dahil isa rin yun sa nagpapawalang bisa o nagpapahina sa lakas ng agimat na hawak mo.
Pinagbabawal po yan, mga idol, ang mga agimat na dalhin o ipasok sa mga makabundong lugar. Ang inyo pong mga agimat ay mawawalan ng visa. So yun, bawal palang dalhin nyo sa mga makabundong lugar. Kaya hihina talaga yung agimat kapag kumbaga hindi mo siya inalis kung makipagtali ka. So tara, tuloy natin. Ang pang-anim na ipinagbabawal sa mayroon mga agimat, kung pupunta ka sa sementeryo ay huwag mo nang dalahin ang iyong agimat sapagkat wala ka namang kaaway doon at yun po ay mawawala ng visa at tatanggalan po yan ng mga masamang espiritu doon po sa loob ng sementeryo. Iwasan po yan, mga idol, at huwag nang dadalhin ang inyo pong mga agimat. Eh, paano kung may kaaway ka? Nasa sementeryo, no? Eh, medyo mahirap din eh. Kasi nga, may mga agimat nga na ang kakayanan is protection ang kay. Yung pangkalahatang protection. Eh, kaso kung hindi, meron siyang, kumbaga, limitado yung mga lugar na pwede niya siyang dalhin. Paano kanya mapoprotektahan? Tulad niya nun, bawal sa lamay. Bawal dalhin sa lamay. Ito naman, sementeryo. Hindi mo masasabi na wala kang kaaway pag nagpunta ka ng sementeryo. Pero yun nga eh, yung masasamang espiritu is kakainin daw yung lakas ng agimat mo. So, kayo lang bahalang maniwala ron, mga ka-orot. Pangpito na ipinagbabawal po sa mayroon mga agimat, kung ikaw po ay sa labanan at ikaw ay may taglay na kabal at ikaw po ay nakadapa, iwasan po ang inyong mga agimat o mga medalyo na sumayad sa lupa. Sapagkat po maaari ka pong tamaan o talaban ng bala ng inyo pong kaaway. Yan po, mga idol, ang pangpitong ipinagbabawal sa mayroon mga agimat. So yun, no? Ito siguro applicable doon sa mga sundalo. No? Kasi pangkaraniwan sa mga sundalo at yung mga pulis, sabi nila may mga tangan doon na agimat yung mga yan. Eh. Medalyon o kung anumang agimat na kabal, pang proteksyon sa sarili. So kapag ka nasa labanan ka, bawal sumayad yung medalyon mo o kung anong agimat yan sa lupa dahil mawawala ng visa. Kumbaga, dapat ingatan mo. Paloob mo na lang sa ano mo siguro, no? Sa damit mo. Tuloy natin. Ang pangwalo po, mga idol, na mayroon mga agimat o anting-anting na ipinagbabawal. Kung ikaw po, mga idol, ay nakaupo o nakahiga, iwasan po, mga idol, na ikaw ay mahatbangan. Sapagkat kapag nangyari yon, ang inyo pong agimat o kapangyarihan ay mawawalan ng visa. So yun, no? Pagka nakahiga, bawal mahakbangan. Wala naman masyadong explanation doon kung bakit. Basta sabi lang ni Banal na Kamay, eh, pagka nakahakbangan ka is mawawalan ng visa yung agimat mo. O rihina. So, kayo na po ang bahalang maniwala doon. Kayo na po ang bahalang musga, mga ka-horror, kung paniniwalaan nyo yung isang ipinagbabawal na yan. Ang pangsiyam na ipinagbabawal sa mayroon mga agimat, huwag dadalhin ang inyong mga anting-anting o agimat sa lugar ng makamundong mga gawain, lalong-lalo na po na tinatawag pong mga warehouse, hotel. Ang inyo pong mga kapangyarihan, kapag dinala ninyo yan, mawawalan po ng visa at manghihina po ang inyong katawan. So yun, oh, parang ano yun eh, parang yung isang ipinagbabawal na sinabi niya kanina na kapag nakipagtalik dapat hubarin mo. So ganun din yun, makamundong lugar tulad ng mga beer house, hotel, motel. So pag nagpunta ka sa mga lugar na yan, dapat ay hindi mo dala yung medalyon mo o kung anumang anting-anting meron ka. Kaso yun nga,
hindi ka mapoprotektahan niya ng agimat mo. Kung ang kakayanan nito ay protektahan ka o kabal. Eh kaysa, kaya nga may agimat para maprotektahan ka niya, di ba? Tapos hindi mo pwede palang dalhin sa mga ganung lugar. Tuloy natin. At ang pangsampo na ipinagbabawal mga idol sa mayroon mga agimat ay huwag pong gagamitin sa masamang paraan. Ginagamit lamang po mga idol ang mga agimat, proteksyon sa sarili, proteksyon sa kapwa, at proteksyon sa pamilya. Yan po mga idol ay dapat po iwasan na huwag ipagyabang ang inyo pong mga agimat at gamitin lamang po sa mabuting paraan. So yun, yung pangsampo, okay ako dun na huwag gamitin sa kasamaan. Kasi nga, ang kakayanan ng agimat is protektahan ka. So, it's more on yung sa side ng kabutihan eh. Ngayon, kung sa gagamitin mo siya sa kasamaan o sa kalokohan, eh, posible nga talaga na mawala ng bisa yung agimat na hawak mo. So yun, no, mga ka-horror, at napanood natin yung 10 pinagbabawal kapag ikaw ay may hawak na agimat o anting-anting. So, kayo na po ang bahalang humusga, mga ka-horror, no, kung maniniwala kayo. Sa sariling opinion ko, meron akong mga ilan na hindi kumbinsido na tungkol dun sa mga ipinagbabawal. Pero meron din naman ako na okay sa akin. So, kanya-kanyang opinion tayo. So hanggang dito na lang mga horror, at samahan nyo akong muli sa mga susunod ko pang mga video. Maraming salamat po.